So ayan, good morning at magandang araw po sa lahat. So I'm Mara Yuniski Boy po. Franchisee po ako ni Unified Products and Services. So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano mag-book ng ticket. So this video is for training purposes po. Alright, so ito po yung mobile application natin, no? I'm using the version 2. Alright, so as you can see po, ayan, ito po yung e-cash balance natin, and then andito po yung mga services. So, ang gagawin po natin is magbubook tayo ng ticket, alright? So, yung ibubook ko ngayon is for domestic only, so click natin yung domestic, and then nakaset up na yung markup ko, no? Naka 500 na po yung markup ko, alright? And then dito po tayo sa search flight. Okay? And then, sa search flight, ayan, merong one-way round trip and multi-city. So, ang ibubook ko ngayon is one-way lang po. From Cebu po siya, ayan, pupunta siya ng Manila kasi pa-flight na niya pabalik ng abroad. Alright, ayan. And then, November. Okay. Tapos, one passenger lang. So, ayan po, kung merong senior citizen, click nyo lang po yan para maka-avail po siya ng discount. And then, kung wala naman, so, huwag nyo na lang i-click. And then, dito po, merong adult, children, infant. Okay? So, yung airline natin, click all na lang po para makita natin lahat ng flight. And then, search flight. So, make sure lang po, no, na enough yung load wallet nyo or e-cash fund nyo sa inyong system para po makabook tayo ng ticket. Alright? So, ito po, naka-display Cebu to Manila on November 8, 2023. So, kung makikita nyo po, Cebu Pacific yung unang nakita natin kasi for that day, for that flight, siya yung may pinakamurang price. Alright? So, Cebu Pacific, ayan po. Pili lang po kayo ng time kasi may mga client tayo na meron silang specific time na gusto kasi meron silang hinahabol na appointment sa pupuntahan nila, no? Meron ba silang flight pa abroad? Meron ba silang seminar? Okay? And then, yung iba naman, namimili ng airlines. Kung ano yung airline yung gusto nila. Okay? So, make sure na bigay nyo po sa kanila yung choices. Ayan. Ito naman, AirAsia naman to. Ayan, AirAsia. Ayan. Okay, so browse nyo pa. Ayan, ito naman, Philippine Airlines. Okay? So, halimbawa, ang gusto ni client is yung pinakamura na flight. So, merong maraming choices kasi may 2-6 tayo. So, let's say itong Cebu Pacific na 7:25 AM. By the way, yung system natin naka-military time siya. So, pag sinabing 7:25 AM yon, tapos merong 23, ganyan. Okay? So, halimbawa, ito yung gusto niya, no? 7:25 AM to 8:55. So, yung dating ng Manila is 8:55. Okay? Then, click nyo lang book flight. And then, double check nyo po kung tama po yung na-search nyo na flight. Ayan. And then, click proceed. Okay? Once po na-click proceed, ito naman yung next page. Dito naman natin ilalagay yung information ni passenger. Alright? So, for example, ayan. Mrs. or ayan. Sample lang po. Juan de la Cruz. Ayan. So, ang ano naman natin dito, kailangan correct ang spelling ni client sa kanyang name. And then, yung birthday, ayan, let's say, ito na lang, example lang naman to. Okay. Alright, so, optional lang po yung middle name. Ang kailangan lang po niyan is yung first name at saka yung last name. Okay? So, make sure tama po yung spelling ng name ni client. And then, kung meron po siyang additional baggage, ayan, pili lang po kayo kung yung anong baggage, may corresponding na po na amount. Okay, kung wala naman, hand carry lang. So, no baggage po, ilagay natin. Then, click next. And then, ayan po, double check po lahat kung tama yung na ilagay natin. Then, click proceed. Okay, dito naman po sa mobile number, so, ibigay nyo po yung number ni client. So, para kung merong mang changes sa flight niya, mai-inform po si client. And then, sa email, pwede pong kayo, sa inyo na lang email, kasi may mga passenger tayo, like, mga
thunders na wala silang email. So, pwedeng email mo na lang para in case na merong mga advisory. So, ma-inform kayo at ma-inform nyo rin si client. And then, yung address. Ayan. Okay. And then, click save. Tapos, ayan. So, double check ulit. Proceed to summary and payment. And then, so, ayan. So, ang mababayaran is 2661 minus yung markup natin na 500. So, make sure yung, eto yung wallet niyo po is may enough na load or pondo. Okay? Then, after that, enter nyo lang po yung password nyo and then click confirm. So, pagka-click po ng confirm, mababawas na po yung money sa account natin. And then, punta tayo sa issue ticket para ma-check po natin kung okay na yung nabook natin. So, ngayon, posted pa. Click nyo lang po and then click print and then click OK. Ayan. So, sabi dito, processing pa po. So, antay lang po tayo ng ilang minutes para po ma-confirm ang ating ticket. So, ayan, to deliver na siya. So, pwede na natin siyang ma-print. Okay? So, download lang po natin yung ticket. Ayan, para po ma-send na po natin kay client. Alright? So, ito na po na-download na natin. Click lang po natin yung ticket and then open with PDF viewer. So, ayan. So, ito na po yung ticket ni client. So, pwede na po natin i-send via email or messenger. Or pwede rin i-print.